pagka iniwan ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali ng obligasyon mo. Bawa, iniwan ka, asawa mo, iniwan ka, no? Siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Eh di ikaw ngayon eh, malaya na. Siya ang umalis eh. Ngayon, kung malaya ka na, eh pwede kang mag-start anew. Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Eh pero kung yung asawa mo, iniwalayan ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay mahirap na yun, ano? Kasi merong provision ng Biblia ng reconciliation eh. 7:11 ng unang Korinto. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Kung humiwalay, manatili munang walang asawa o kaya makipagkasundo. Merong time for reconciliation eh. May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa. Tama naman yun kasi alam ko totoo yun eh. Nararamdaman ng tao yung merong reconciliation eh, baka bumalik pa. Eh pero kung ano ba, nag-asawa na ng iba, wala nang balak bumalik sa'yo, libre ka na. Eh siya nga ang gumawa na maputol na yung relasyon nyo eh. Hindi mo kasalanan yon. Kasi kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka talaga hihiwalay sa asawa mo eh. Pero kung yung hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, siya na ang humiwalay, tapos eh nag-asawa na siya ng iba, eh kawawa ka naman. Meron ka ngayong pagkakataon kung wala ng tali, pinatid niya eh, siya nagpatid eh. Pwede okay lang kung magkaroon ka ng panibagong start. Pero mas okay kung makakatiis ka na huwag ka na rin mag-asawa dahil baka na naman mapangalawahan yung pagkaturotot mo, no? Eh, turotot ang tawag sa Tagalog dun eh. Eh, naturotot ka na minsan, gusto mo bang maulit? Ngayon, kung talaga naman gusto mo pa rin mag-asawa, eh okay lang, kaya lang maging cautious ka na. Mag-ingat na tayo basta-basta kukuha ng babae. Kasi yung buhay mag-asawa, isa yan sa pinakamaselang relasyon. Ano? Yan ang pinakamalapit na relasyon kasi kayong dalawa ay isang laman na lang. No? Sabi ng Biblia, yan ang pinakamalapit na relasyon. Pero isa yan sa pinakadelikadong relasyon. Pag hindi yan na-guide ng aral ni Kristo, ang pupuntahan ng pag-aasawa, destruction. Destruction of the family, destruction of your soul, and losing your salvation.